Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Blog. Today, ay magbibiyahe kami papunta sa DHL at saka sa aking Vietnam. Malamig na yung panahon. Tapos na ang kaligayahan sa summer. Prepared na naman ang katawan para sa winter. Mga kasukasuan natin dito. Handa na. Ayun ang asawa ko. Nag-ano muna siya? Magbabayad muna ng ticket. Pag nagpa-park kasi ng sasakyan, kailangan magbayad sa parking. Kasi, tapos ilalagay. Yung ticket ilalagay dito. Dito. Kasi pag walang ganyan at may nag-check na mga sasakyan na nakaparada na wala kang ticket dito, wala, na hindi ka nagbayad, didikitan ka ng ano. Didikitan, may ididikit sila. Tapos, may ipapadala sa inyo na halaga na multa. Ganyan katindi dito. Kaya kailangan maging alerto ka na yung pinarkingan mo is ta, ayan na. Ayan siya oh. Kumbaga, resibo, anong oras ka? Resibo na nagbayad ka. 2 euro? Drake, why it's 2 euro? Ako na nagpatay kasi iniwanan niya na naman. Kalimutan na naman yan. Naubo-ubo pa ako. Sa panahon, malamig na guys. Uy, ambot na lang. Wait lang, at tayo ay tatawid. We're late. Hi, nako, so much car. Wait lang. One last. There. So, andito na kami guys sa DHL. Pasok na muna kami. Can you try to book this one? You can check it. Oh yes, perfect. It's too big, yeah. This is the perfect. Umalis kami guys. Maghahanap kami ulit ng ibang DHL. Kasi wala silang medium size na box. So, pupunta kami sa ibang DHL. Come on, let's go na. What? Sayang na yung namin, sayang na yung 2 euro namin. Higit isang daan. For how many minutes lang? Kaloka. Bawat park mo lang park. Bayad. Ewan ko ba bakit wala silang medium size na box? Kaloka. Mayroong small. Mayroon pang pinaka-small, mayroong large, low medium. Mariano Garapon. Pumunta kami dito kasi tinignan namin sa ano, sa internet, mayroon dito, mayroong DHL dito. Pagdating namin, pangalan lang ng DHL. Tapos lumipat na pala, hindi na naman nila ni-remove doon sa website nila yung address na yun. Nilipat na pala. So, lilipat na naman kami. Ay, na lang. So, kaya kami nagmamadali kasi kailangan maipadala na namin today. Kasi ngayon, yung day off ng asawa ko, bukas may trabaho na siya kaya kailangan today magpadala na talaga. Pag nag-park ka, magbabayad ka. Iihi ka, magbabayad ka. Pag nag-ihi ka naman, magbabayad ka ng 1 euro. 1 euro na sa higit
50 pesos kada init. Ganito dito, bawat kilos pera. Kaya ang akala ng mga taga Pinas maraming pera, euro, malaki euro, pero euro din naman yung gastos namin dito. Ay na lang. At bawat kilos dito, euro. Hay nako. Nakadalawa na kaming punta ng DHL. Wala. Una, walang box, 'di ba? Walang box na size na aming papadala. Pangalawa, yung address na pinuntahan namin, wala na pala doon. Lumipat na sila. So, nag-park-park na naman kami. Bayad, tuwing park, bayad. So, maghahanap na naman kami. Ulit. Pangatlo na to. Sana sa pangatlo, okay na. Kasi ang oras, alas 4 na. Kailangan na namin talaga mapadala kasi baka mag-close na at hindi namin maipadala today. Padala kami ng laptop sa kapatid ko, sa pamangkin ko na nag-aaral kasi kailangan daw ng laptop. So, bumili kami ng laptop dito na mumurahin lang. Route nach 1. Weberstraße 12. So, yan yung ihulog namin. Tapos, pinadala namin ng kasi wala din siyang cellphone kasi namamatay-matay na daw. So, papadala na naman siya namin ng cellphone, na lumang cellphone, lumang iPhone. Sama dito. Dami namin talaga pupuntahan. After naman namin ito, pag na-send na namin, na padala na namin, pupunta kami sa grocery, bibili kami ng tubig, at dadalhin namin doon sa biyanan ko kasi wala na daw silang drinking water. Wala silang mainom. So, bibili na naman kami. Saka baka mamaya mag-manicure ako. Auf, Kreuzeskirchstraße, dann links abbiegen auf, Gerswiederstraße. Ay, pedicure pala. Yan, kailangan muna magbayad. How much? 1 euro? Good, 1 euro only. Last, in the ano? In the cent. Head, lock. You got money? Oh yeah, I have umbrella, you remember? I see the umbrella and then I remember my umbrella. Can you open it first? I can use, I think no need na lang the umbrella. I can use na lang this one. Because they're using umbrella, guys. Oh, I want to use my umbrella too. I have umbrella in the car. I think it's okay na lang. Dami kong bibit-bitin, huwag na. So, ayan na DHL, oh. DHL. Sana maipadala na namin. Yan na. Tada! Kanina dun sa ano, sa una naming video na pinuntahan, hindi allowed mag-video. Dito, allowed, wala daw problema. So mag-video tayo. And can you ask if it's okay to put money or not? So yeah. Geld? Möge nicht rein, nee. Okay, Geld ist wirklich normal. Wie ist das? 5 Euro. Ach so, ja, das kann man machen, aber es ist als eigenes Risiko immer. Es ist nicht verboten, aber es ist halt nicht versichert, das Geld. Wenn das gut ist, schwimmen, dann geht man das natürlich. Ja, 5 Euro, ja, aber es ist nicht versichert, Geld. Philippine Geld, nicht erlaubt, ja. Nicht erlaubt, ist erlaubt, aber es ist nicht versichert. Genau, aber es ist okay, dann. Man kann das rein, aber es ist nicht versichert. Ja, bevor da jemand neugierig wird. Ja, genau. Aber dann machen wir das auch. Aber Make-up, we can mix it with aber the Make-up und Wolle. Ja, das kann man. Kein Problem, ja. Lipstick oder ja, nur kein Handy oder so. Mit Handy? Nein. Handy nicht. Handy ist nicht erlaubt. Nein. Kein Lithium. Handy ist killer, nämlich. Kommt zurück. Das habe ich schon öfter gehabt. Das Neue ist alles, was mit Lithium-Batterien geht. Nur Laptop ist okay. Wenn der Akku draußen ist. Alles mit Lithium-Batterien geht nicht. So we can remove the battery or? Genau, bei manchen geht das, kann man die rausnehmen. Aber ich weiß nicht, ob das bei Apple zum Beispiel das nicht. Ja. Nö, das ist ein ganz einfaches Ding, die sind uralt. Kann man den Akku vielleicht rausnehmen, aber dann geht das. Aber sonst schicken die das sofort wieder zurück.
Every country is different. Ja, was in der Ausland überall. Ne? Wir machen keine Mietung. Alle Ausland. Was können wir tun? Guys, hindi na po pwede. Ich habe so schön eingepackt. Ja. Kann man den Akku rausnehmen? Wir gucken mal nach. Ah, den Akku, und dann? Was passiert? Ja. Kein Akku? Laptop mit kein Akku? Ne? Ja. Can buy, yeah. Is that allowed? You can use a charger. Is it, ja, is it okay? Ja. We can send the laptop and then we can buy a battery in the Philippines? Yes, yeah, so okay? This, yeah, genau. This one, we send laptop and we buy a Philippine charger for this. Kapay natin tanggalin yung battery kasi hindi allowed. Mumurahin ng mga laptop. So anong mangyayari kung anong battery? Papabilhin na lang namin ng battery sa Pilipinas. Nee, Kreuz. Hab ich den auch? Kreuz. Grüße habe ich ja erkennen. Kreuz habe ich eigentlich alle Welt, ich habe alles genau gemacht, dann Werkzeug. So, itong cellphone na, hindi mo papadali. It's not allowed. Sorry. Kung pwede siya magamit, wala siyang battery, nakadirect lang siya sa kuryente, sa charger, kung pwede. Pero yung cellphone, hindi siya mapapadala. Pero yung mga lipstick ko na hindi ko nagagamit. So yung pera, mayroon kasi akong pera guys, na 2,500 bata. Ay, paano ba ito? Like, more than 2,000 pesos na nung pagpunta ko dito, hindi ko man naubos. So, ilalagay ko sana. Hindi rin po pwede. So, balik na natin yan. Huwag na natin ipagpilitan. At saka itong, ano na to, itong laptop na to, may scratch. Kaya, parang, ano kasi ito siya eh, display sa store. Tapos, parang pinagtripan na in-scratch some, inano siya. In scratch. So, nabili lang namin to sobrang mura lang. So, wala din namang gagamit niyan doon sa amin. Kaya, sabi ko, ipapadala na lang kasi kailangan niya ng laptop. May computer naman ako. May computer din siya. Tapos kahapon, bumili pa pala siya ng another laptop isa. Lenovo din, pero malaki yun. Sabi ko, ba't ka bumili nang bumili? Sabi niya kasi daw, mura lang. Mura lang daw. Wala namang gagamit nun. Kaya kami nagpadala nung nakaraan ng balikbayan box. Kasi nga, kailangan namin padala yung iPad at saka cellphone ng nanay ko. Hindi natanggapin sa daycare kasi daw may battery. So, akala namin ito po pwede. So, tinanggal na naman yung battery ulit. So, okay lang. Paghanap na lang kami ng battery sa Pilipinas. Size. Laptop na walang battery. Pinadala sa Pilipinas. Ang tanong, magagamit kaya? Mas mahal ko yata yung magpapadala kaysa yung halaga ng ipapadala. Tapos na kami sa DHL. Is hungry. My Derky is hungry. So after naman nito, pupunta na kami sa binan ko. So hindi ko na alam kung makakapag-vlog pa ako kasi it's getting dark na. Kasi ang oras is alas 6 na. So alas 8 so madilim na. So bibili lang kami ng pomes. Tapos bibili kami ng mag-grocery kami ng konti yung water nga. Tapos hindi ko pa alam kung ano yung bibilhin din namin sa amin. So, I think this that's it for today's video, guys. Kasi parang gusto ko mag-relax. Magpahinga sa sasakyan na hindi na ako mag-vlog. See you in our next vlog. Bye! Thank you for watching!